Correct. Thank you, Sir Elder Ver. Magandang umaga po. Hallelujah. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is the day. Let everything that has breath praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul, all that is within me. Come on, bless His holy name. Wala yung palakpak para kay Ginoo. This is a very special day sa atin po, pero every Sunday, every day is a special day. Dahil day after day, hindi po nagbabago ang biyaya ng Diyos. This mercy are new every morning. This morning, yung pong mercy niya ay bago. Tomorrow, yung pong mercy niya will be bago na naman. Day after tomorrow, day after day, lagi pong bago ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos, ang kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. One more hand of praise sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Tayo po'y nagpapatuloy po sa ating seryeng yung pong experiencing God richly, and experiencing God richly. At of course, this is a very special day. Babawi po tayo ngayon, mga tatay. Praise the Lord. Kasama po natin si Attorney. Kamusta na po, Attorney? Magaling na po. Praise the Lord. Pinagaling na ng Panginoon. may ano pa dito, may sign pa ng natumbaw. Anyway, mabuti po ang Jesus. Ganyan po ang Diyos sa atin. Lagi po nating experience ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung ibang angle naman ng ating Panginoon. Pero before that, alam po natin, today is a Father's Day. Alam po natin, mga tatay, ang ating pong mga responsibilidad bilang mga tatay. Ano bang sabi ng Proverbs 23:22? Okay? But the truth and do, tama ba yan? 23:22. Proverbs 23:22. Ayan. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when he is old. At ito na pang pahabol ding mother. Mother's Day. So, ito po. Lagi po nating pinakinggan. Lalo na po yung mga bata. Ante po rin anak Kenny. Diyan pong talasawa na kayo. Pag andyan po yung ating mga tatay, kahit wala na sila, hindi po nawawala yung ating pag-ibig sa kanila. Sabi nga po ni Daddy Bishop po gabi, meron daw nagigirit, Happy Father's Day in heaven. nakaabot kaya yun, ano po? Alam naman po natin, dito po sa lupa, kung hindi po buhay pa yung ating mga tatay, greet na natin sila, ipakita natin sa kanilang mahal natin sila. Hindi yung pagkatapos ng makakutkut nene, nung balo mo, nung makanado na kakalukuran. Pero wanyang mabiyas, astagot ka kayo. Diba? Nung buhay siya, yung mga bata, yung pinaghigaan lang, hindi alam iligpit. Sino ba nagsabi ng general, if you want to change the world, unahin mong ligpitin ang iyong pinaghigaan. Mga anak, ote ako mag-ibot. Praise the Lord. Sabi nga po ni Daddy kagabi, at the bishop natin, yung pong mga father, bilang pong mga tatay, tayo po ay mga provider, mga protector, priest, ng ating pong mga tahanan. Ito po yung ating responsibilidad. So, one way lang po natin, bilang mga tatay, you can do the math, tayo pong mga tatay, kung ano po ang ating ginagawa. Hindi lang po yung pangangailangan, basic need, food, shelter, and clothing, pati po higit lalo yung pangangailangan spiritual ng ating mga anak. Ito po ang binigay ng ating Ama sa ating lahat. Yung pong spiritual nating buhay ay magkaroon ng pagbabago para makasama po natin ang ating dakilang Diyos doon sa eternity. Excited po ba kayo sa eternity? Amen. Deta pong excited kayong eternity, magsabi ng malakas na amen. Amen. Praise the Lord! Kung tayo po excited sa eternity, excited ba rin pa tayong pumunta sa bahay ng Panginoon? Isang oras lang, kayo pong excited, naka-online,
nung excited kayo po kayong eternity. Eternity, eternity po ang pinag-usapan natin. Tapos isang oras lang, maiinip ka na, dalawang oras, kalamba na. Balaman mo lang ba yung magsalita ay Pastor Jack Nyeri nga siguro. Kung tayo po talaga excited, magiging excited po tayo bilang mga ama ng tahanan para gawin ang ating mga tungkulin sa ating pong mga pamilya. Amen mga tatay! Kalupa kong tatay. Praise the Lord. So, ang pag-usapan po natin, gaya po natin sinabi kanina, pinag-usapan po natin experiencing God's love, God's faithfulness, and the other side is experiencing God's discipline. Experiencing God's discipline. Dalawang mukha po ang discipline, of course. Yung discipline and being disciplined. Yung itinutuwid at yung discipline. Sabi nga uli ni Daddy kanina, yung pong sa military daw, dun sa America, yung pong mga militar, meron po silang pagsasanay na ginagawa, meron silang tinatawag na booth camp, na kung saan walang lahat, communication, everything, sasanayin po sila para maging matibay na mga militar. Hindi lang po yun, kahit po sana pagdating sa ganitong pagsasanay, kahit po nung tayo nag-CC80, dito po rin yung MIG-C80 kanita. MIG-C80, ROTC. Di ba? Sa ating pong pag-aaral, pag hindi ka, ating kang nagawang pagkakamali, 50. Ne? Pusap ka kagad. Oh, baka na, di ba yung pusap? 1, 2, 3. Huwag tayo na ako makapagsalita. Di ba? 20, 50, pag madami, malaking kasalanan mo, 50, push-up. Ganun po ang training, ganun po ang being disciplined. Dinidisiplina po ang bawat isa sa mga militar sa atin po para po mas makilala po natin ang katuwiran ng ating dakilang Diyos. Being disciplined, so pag-usapan po natin, being disciplined naman, sa oras na lang, nag-alarm ka ng 5:30, gigising ka para makarating ka ng before 7 sa church. O kaya, nag-alarm ka, meron kang flight ng 5:30. Ay, maaga pa. Nag-alarm, ating pang 5 minutes. Hindi ka na nagising. Hindi mo dinisiplina yung sarili mo doon sa alarm. Mita huli ka yung flight. Nahuli ka sa 7 o'clock, sir. Mamaya na lang, 10. May tumawag sa iyo. Punta tayo dito hanggang sa, ay, next Sunday na lang. Discipline sa oras, sa trabaho po. Yung pong sa trabaho, discipline sa trabaho, gusto mo magkaroon ka ng aumento. Gusto mo, tumaas ang iyong sweldo, pero lagi ka namang late sa trabaho. Maaga ka pang umuwi. Tapos, pagdating mo sa trabaho, puro makeup ka. Tapos, mas marami pa yung oras ng Facebook kaysa sa trabaho. Sa katawan na lang po, sa pagkain. Sabi ka. Alam mo nang bawal. Di ba rin, maggagamot na lang ako? Anyway, so ganito po. Discipline, maraming pong isa pong bahay. Pero yung being disciplined, dito po tayo mag-uusap, magbubulay. Yung being disciplined ng salita ng Diyos. My child, sabi po, ng Kawikaan 3:11-12. My child, don't reject the Lord's discipline. And don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom he delights. Salamat po, dakilang Diyos, sa magang ito. Sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita, amin pong dalangin na patuloy na kumilos ang iyong kapangyarihan. Punuin ang buong sanctuary nito, patuloy ng iyong presensya. Dalangin namin patuloy maging bukas ang aming mga puso, ang aming kaisipan, buong kaluluwa. Sa iyong mga salita na dadalhin namin, hindi lamang sa araw nito, sa mga susunod pang araw, hanggang sa makita ka namin ng mukhaan o dakilang Diyos. Aming pundalangin, ang iyong anointing, ang iyong kaalaman, iyong wisdom will cover every single soul this morning. Higit po lalo ang iyong lingkod na gagamitin kasamang makakaalam ang mga bagong katuruan ang gagaling sa iyong mga salita.
at lalabas kami ng bahay dalangin ng ito, bahay sambang ito, magdadala ng bagong tibay pananampalataya dahil sa iyong pagdidisiplina sa bawat isa sa amin. At ilang Diyos, ito po ang aming samadalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Kahit po sa Hebrew word, ang discipline po, ang sabi po ng Hebrew word, muzar. Ang ibig po sabihin nito, reproof, warning or instruction, restraint, chastisement. So, nakuha na po natin, ay, totoo nga, naranasan ko ang mga ito na, check, kinokorek po tayo, tayo pong mga anak. Kahit po tayong mga magulang kumisan, yung pong mga kasama natin sa trabaho, kakilala, pag meron po tayong nagagawa, meron po tayong correction. Nagagawang medyo hindi maganda, nakakatanggap po tayo ng advice, correction sa ating mga kaibigan. Doctrine, rebuke. Kahit po sa salitang Griego, paldeo kaya tayo ni... Galing po ito kay Pastor Manny nung nag-aaral kami. Hindi po paldeo ito. Paidio. To train up a child. Yung po mas ano po dito sa Grego. To train up a child. That is educate or by implication, discipline. Discipline. By punishment, chasten, instruct, learn. Kahit po yung dictionary, ganito po ang ibig sabihin, yung practice of training people to obey rules. Practice of training people to obey rules. Meron po kasing mga bata, mga anak po natin, mga estudyante, yung mga teacher. Ang hirap parang, pag talaga namang ayaw sumunod, mahirap turuan. Pero ito po yun. The practice of training people to obey rules or code of behavior using punishment. Kumisan, pinaparusahan natin yung mga bata para matuto. Using punishment to correct this disobedience. So, one time po dun sa, ano ba yun? Isa pong magulang dun po sa London, years before. tinitrain po siya, mayroon pong nagawang kasalanan yung kanyang anak. So, pinarusahan, of course, sa tatao po, parang parusa eh. Condemnation. Pero pag sa Diyos po, yung pong discipline, ano po yan, correction. Itutuwid po tayo ng Diyos. Balikan po natin, yung pong magulang, tinitanay po niya ang kanyang anak. Pag nagkakamali po, pinaluluhod po siya at may hawak na libro sa magkabilang kamay. At pag nakikita niyang yung bata na kukuha na yung lesson, natutunan na yung bata, nung pa lang niya patitigilin. Ito pong bata ito, naikwento, sa London po ito, true story, naikwento ang kanyang karanasan sa kanyang kaklase. Hindi pong kaklase na, ito pong kaklase niya, ikinuwento, isinumbong sa principal. Na ganun ang ginagawa ng nanay niya, pagdidisiplina, pinatawag yung nanay. Totoo ba ang sabi ng estudyante dito na ganito ang ginagawa mong pagdidisiplina pagpa sayo? Yes po, ganito po kami pong mga Pilipino, ganyan kami magdisiplina sa aming mga anak. Ay, hindi pwede yan. Ipapupulis kita, ang sabi po ng principal. Ipapupulis mo ako? Paano mo, bakit mo ako pupulis? Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Ang sabi, dito sa London, hindi pwede yung ganyan. Di ba sabi nyo, yung aking anak, example siya sa inyong school, matino siya, nagtuturo pa nga siya ng mga bata, tinitinig siyang magandang halimbawa ng mga estudyante. Bakit mo ko susumbong kung ganito ang halimbawa ng aking anak? Ang sabi po ng ano. So, ito po ang nangyari. Sabi po ng principal, sige, hindi na kita yung susumbong. The point is, yung pong pagdidisiplina, para po, pagtutuwid natin, pagdating ng takdang araw,
tayo po ang makikinabang. Gusto po ng Diyos, pag nagdidisiplina ang Diyos sa atin, tayo po ang makikinabang para yung pong pananampalataya natin, hindi natin bibitiwan at makasama natin ang Diyos sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Come on! My child, don't reject the Lord's discipline. Pag dumadaan po tayo ng pagdidisiplina ng Diyos. And don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves. Ganun pala. Yun pala yun. Yun pala yun. Mahal pala tayo ng Diyos. Kaya niya tayo dinidisiplina. Kaya niya tayo dinidisiplina. Sabi nga po kanina, yung pong disiplina, pagdating sa tao kasi, parang condemnation, parang punishment. Pero pag sa Diyos po ang disiplina, correction, para po tayo mas maging mas matibay, mas matuwid sa ating lakarin, sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga po, sabi natin kanina, lalabas tayo sa bahay dalangin ito, dalanginan sa bahay ito, magdadala ng bagong tibay pananampalataya kahit alam nating dadaan tayo ng mga iba't ibang uri ng koreksyon ng galing sa ating Panginoong Diyos. Amen. Yung pagdidisiplina po sa Diyos, kaya po niya tayo dinidisiplina dahil mahal niya tayo because He accepted us. He loves us as His children. Ganun pala yun. Kaya pala niya tayo dinisiplina dahil tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? Ang sabi po ng talatang Hebreo 12:5-8, "My child, don't make light of the Lord's discipline. Don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. Don't give up. Don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His child." Tayo po ay mga anak ng Diyos. Lahat po ng mga tumanggap kay Kristo Jesus, magsabi po ng Amen. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. "But as many as received Him," John 1:12, "to them gave He the power to become the sons of God." At if this morning, yung po ating nakikinig, kung andyan pa kayo sa online, kung this morning talagang hindi pa natin naisusuko ang ating buhay kay Kristo Jesus para po maranasan natin buong buo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, napakasimple po ng kanyang panawagan. Just accept Christ Jesus as your Lord and Savior. Ngayon, mamaya, or maybe ngayon, manalangin lang po, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. At tapat po ang Diyos. God is love. For God so loved the world, He gave His one and only Son. Alam po natin yan. Memorize natin. John 3:16. "That whoever will believe in Him will not perish, but will have everlasting, eternal life." Ang kanya pong pangako sa ating mga isinuko ang ating buhay sa kanya. "But as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God." Ito po ang dahilan. Kukorek po tayo. Pinagkita niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, at ipakikita po niya ang isang bahagi ng kanyang pag-ibig sa ating katapatan sa atin sa pamamagitan ng pagtutuwid niya sa ating mga buhay. Kung nakikita po niya tayong lumilihis ng landas, gagawa po ng paraan ng Diyos, paihihintulutan ng Diyos ang mga bagay para makita po natin ang katuwiran ng kanyang mga salita. Ang katapatan ng kanyang mga salita. Ang katapatan ng kanyang pag-ibig. Come on! Hallelujah! Praise. Praise the Lord. Dahil ayaw po niya tayong mahulog. Ayaw na po niya tayong mahulog muli sa kasalanan. Ayaw na po niya tayong bumalik, mabalik doon sa kaparusahan. Gusto po niya makasama po ang bawat sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi po mabagal ang Diyos sa kanyang pangako, gaya ng iniisip ng mga iba. Tapat po ang Diyos, "God is faithful, He's not slack concerning His promise, but is patient, not willing that everyone should suffer, but that all should come unto repentance." Ito po, "that all should come unto repentance." Pag meron po tayong nagagawang pagkakamali, inihintay po ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya para maranasan po natin ang Kanyang pagtituwid. Hindi po tayo pinahirapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtituwid,
Hindi po galing sa Diyos ang mga sakit, hindi po galing sa Diyos ang mga paghihirap. Pinapahintulot lamang po ng Diyos sa ating mga buhay ang pagdadaan ng mga bagay nito para mas maitindihan natin na siya rin ay dumanas ng mga iba't ubing uri ng paghihirap, iba't uri ng pagsubok, gaya po ni Apostol Pablo. At ito po ang gusto ng Diyos sa bawat sa atin, tumibay tayo sa ating panghahawakan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katapatan, at sa kanyang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Pagtutuwid po, ano ba yung isang maikling? I remember when during my early Christian life as a married man. Ito po yung darling ko noon po. Mahina lang yung sweldo. At bilang bago-bagong nagpapamilya, mahigpit po ang pangailan. Kumisan, di kaya. Ay, what meals na, Daddy. Lagi na pumunta din sa Tyson Offering. But nasisigil sa Tyson Offering. Anyway, long story short, balikan ko po. Talaga pong pangangailangan dahil bago-bagong mag-asawa. Nahiwalay na po kami, hindi naghiwalay. Kinawani na kayo po, kayong karing-karang katuwangan. May kisulot kayo po, nagisulot. Alam niyo na yun, sa Tagalog. sa nanay ko, tsaka sa Vietnam, tapos nagsali kami ulit. Tapos yung sweldo bilang kinikita, natukso po akong hindi ibigay ng aking tithes. At tapos, talagang, hindi ko binibigay, pero bakit kaya? Ginagamit ko naman, parang nagkukulang pa rin. Meron palang gustong ituwid ang Diyos sa akin. And then, sabi ko, enough is enough. Nangako po sa Diyos na ibabalik ko na yung aking igapo. So, that was bago po dumating yung sweldo. Nangako na ako sa darating na ano, talagang magtatapat na ako sa Panginoon. Yun po ang pagtutuwid. At ginawa po ng Diyos, hindi pa man po dumarating yung ibibigay ko na yung aking ita po, meron na pong dumating na mga incentive sa company para maibigay ko ang Diyos yung para sa Diyos. Ganyan po katapatan Diyos sa kanyang pagtutuwid sa bawat sa atin. Meron po kayong kanikanyang, sige po, meron tayong kanikanyang karanasan kung paano po tayo itinuwid ng Diyos. Panghawakan po natin yun para po sa ating tibay pananampalataya. Hallelujah. So, tinanggap po niya tayo at mahal na mahal po tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Bilang kanyang mga anak. Ganyan po ang kanyang paraan ng pag-discipline. Those whom I love, I rebuke and discipline. Those whom I love, I rebuke and discipline. Be earnest and repent. Ito po yung aking sinabi kanina. Be earnest and repent. Nagsisi po ako dun sa hindi ko pagtupad, hindi ko pagbibigay ng aking mga ipo. And tapat talaga ang Diyos. Kayo po, tapat talaga yung marami tayong mga patutuo na talagang ala ng ala. Pero pag binigay natin yung para sa Diyos, talagang magugulat na lang po tayo. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, sabi po ng Ephesians 3:20, alam po natin yan. People who listen when they are corrected will live. But those who will not admit that they are wrong are in danger. So, kayo po, tayo po, we will be in danger kung hindi po natin tatanggapin ang pagdidisiplina ng Diyos. Kaya nga, happy, blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. The one you teach from your law. Sabi nga po ng isang bahagi ng Proverbs, pag hindi daw natin dinidisiplina yung ating mga anak, hindi natin talaga sila mahal. Because those who spare the rod hates, hindi naman talaga mahal ng Panginoon, hates their children. Wow! Ganun po katindi ang salita ng Diyos. Kaya nga po, tayo pong mga anak, pag dinidisiplina po tayo ng ating mga magulang, hindi ka lang niya binigyan ng baon. Mintana kit,
pumunta ka na sa kaibigan mo, nagsimbong ka na, tatay, pwede niya ako binigyan. Baon mo, yung mga iba, konting-konti lang, pinapaglipit ka ng higaan mo, ayaw maglipit, pinapaghugas ka ng plato, ayaw mo. Sino maghuhugas? Si Lola, si Lolo. Wala na sila. Sino pang aasahan ng nanay kundi tayong mga anak? Umirasta ka rin eh. O't panigay kami nga na siguro yung anak ni. Anyway, tuloy po natin. Ito po kasi, tayo pong mga anak, bahagi po ito, paghahambing lang ito ng pagdidisiplina ng ating mga magulang para maintindihan natin ang pagdidisiplina ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Praise God! Hindi lang po yung talagang, ayon talaga niya tayong mapahamak, yun. Mahal niya tayo, ayon niya tayong mapahamak. Hindi lang po yung gusto po niya tayong lumago. He wants us to grow in righteousness and wisdom. He wants us to grow in righteousness and wisdom. Pag nakikita natin ang pagtutuwid ng Diyos na tayo ay nagpapadisiplina sa Kanya, hindi ba yon ang katuwiran ng Diyos? We will grow in righteousness and wisdom. Mas maitindihan po natin ang pagtutuwid ng Diyos. Yung pong earthly father, yung pong mga tatay, minsan alam po natin, meron silang ginagawang pagtutuwid. Meron namang sumusobra, yung pong nababalitaan natin. Hindi po yon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang Diyos po, pag tinutuwid tayo, merong aplos ng pagmamahal. Disiplina po, lalo sa mga tatay. Di ba? Pag nagalit na galit tayo, nagagamit natin yung ating mga kamay. Tapos, yung isang tatay, namula na yung kanyang kamay, saka papalo sa anak. Yung pong kamay, kahit po sa mga anak, kahit po sa mga asawa, hindi po ginagamit yung kamay panampal. ang kamay po, panghaplos ng pagmamahal niyan. Kung didisiplinahan po natin yung ating mga anak, kuha po tayo ng pamalo. Eh? Pero hindi sobra. Talagang makukuha ng mga bata ang pagdidisiplina. Tapos hindi yung bara-bara. Sabi nga ng mga iba, pag galit na galit ka raw, huwag ka munang papalo, magpahinga ka muna, magbilang ka ng 10. Pagbilang mo ng 10, sabi mo, papaluin mo siya, kung niyepaluan na, ay, pag sinabi niyong papaluin niya siya, paluin niya, kaya lang, ipaliwanag po natin kung bakit natin dinisiplina, pinapalo yung ating mga anak. Ganyan po ang paliwanag ng mga salita ng Diyos. Ipinapaliwanag po ng salita ng Diyos para po tayo lumago sa kanyang katuwiran at sa kanyang kaalaman. He wants us to grow in righteousness and wisdom. Ganon po ang plano ng Diyos. Ganon po ang gusto ng mangyayari ng Diyos para po tayo mas lumago sa ating pong panghahawakan sa kanyang mga salita. Since we respected our earthly father who disciplined us. Diba? Hindi ba masigit? Shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirit and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew. They knew how. Yung pong mga natatay natin, alam po, the best they know how. Tayo po, the best we know how to discipline our children. Pero yung ating pong Diyos, wala na po talagang the best of the best. Pag ang Diyos po ang nagdisiplina sa atin. But God's discipline is always good for us. Always good for us so that we might share in His holiness. So that we might share in His holiness. Ito po yung we might share in His holiness. Pag sinasabi po ng Diyos na hindi, anak, hindi ganyan yan. Tapos makakaranasan ng pagsusubok. Bakit? Para po makasama natin ang Diyos sa kanyang kabanalan. Makita ng mga tao ang kabanalan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po ang kanyang layunin sa kanyang no discipline is enjoyable. Alam naman natin yan. Pag napapalo ka, mama. At yun na pong mig sa pin, karton, nung napapalo kayo. Di ba, wala namang, meron ba discipline ng o sige tay, paluin mo na ako, paluin mo na ako. Meron ba discipline ng gano'n? Wala pong discipline ng enjoyable while it's happening. Painful, pero afterwards po, ito po yung isali. There will be peaceful harvest. Peaceful harvest of right living for those who are trained.
Yung pong mga, minsan mayroon mga na-terminate sa trabaho o kaya na DDA, kahit po sa church, mayroon pong mga na-DDA. Yung pong mga na-DDA, sa trabaho man sa church, nagre-resign. Tapos, akala mo sa kanilang pupuntalahan, hindi sila ma-DDA. Pag hindi po magbabago ng ugali, hindi po mawawala yung DA, yung disciplinary action. Ay yung pagdidisiplina, hanggang pong hindi tayo nagbabago. Kaya po, gusto ng Diyos, disiplinahin tayo para makita ang pagbabago sa ating mga buhay so that we will grow in righteousness and wisdom. I remember po si Pastor Manny, kwento niya na siya yung manager pa sa isang kumpanya. Meron siyang sinisante. Tapos, galit na sinisante. Kasi meron kasalanan. O, ba't sinisante mo ko nga, nanawaring ka kahit ko, problema. Bah, alawaya akong magsisante kaya ko. Ano pong, di ako ang nag-terminate sa'yo. Ikaw ang nag-terminate sa sarili mo kasi yung trabaho mo, pinababayaan mo. Ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw may kasalanan. Bakit kita determinate kung wala kang kasalanan? Di ba? Ganun po. Bakit po tayo didisiplinahin ng Diyos kung wala tayong ginagawang hindi tama? Kung wala tayong ginagawang tama ba yun? Hindi tama? Kung meron tayong ginagawang mali, okay, pabalik na rin natin. Ganun po ang Diyos. Pag nakikita po ng Diyos, na papunta na tayo sa kapahamakan, pahihitulan po ng Diyos. Minsan mga karamdaman. Minsan, sa trabaho nga, sabihin natin sa trabaho, may sisanti ka, o kaya may nasuspendi ka. Tapos, Panginoon, kasi nga, gusto kang disiplinahin, hindi lang Diyos, hindi lang sa trabaho, kaya ka nasuspende dahil wala kang disiplina sa trabaho. Lagi kang late, lagi mong pinababayaan yung trabaho. Pero kung tama naman ang ginagawa mo, paano ka madidisiplina ang pinagtatrabuhan mo kung tama naman ang ginagawa mo? Disiplina po kahit po maliliit na mga bagay lang sa ating pong trabaho, yung pag-uwi ng gamit, papel, ballpen, stapler. Maliit na bagay po yun, pero that's our practical discipline. Kung paano po natin makikipagitan, tayo nga ay mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Disiplina po sa yung mga nag-aaral. Gusto mong makakuha ng mataas na grade. Tapos, hindi ka naman nag-aaral ng lisyon. Eh, di bagsak ka tuloy sa test. Sabi po ng isang anak, Tay! Ayaw niya. O, ano nga yung problema? Buntis po ako, Tay. Buntis po. Buntis ka! Pinagkaaral kita, hindi para magpabuntis! Sabi niya, para matuto. Sinong nakabuntis sa'yo? Puntahan natin! Galit siya. Siyempre, buntis siya kanina. Ay, Tay, wag na po natin puntahan. Hindi naman talaga ako totoong buntis. Bagsak lang ako sa eskwela. Ay, salamat naman. Hindi ka buntis, bagsak ka lang pala sa eskwela. Mahili kayo. Joke niya po ito. No, the point is, gusto na nating makakuha ng mataas na grade. Gusto nating maumento sa trabaho. At i-disiplinahin natin ang ating sarili ng mahusay, yung makita ng Diyos na tayo nga ay kinakikitaan ng liwanag. Let your light so shine upon men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Matthew 5:16. Alam po natin yan. He wants us to grow in righteousness and wisdom. Yung pong, alam po natin yan, sabi mga kanina, mga pagkakamali, minsan nagkakasala tayo pero merong ginagawang pagdidisiplina ang Diyos sa ating mga buhay. Pero sabi po, huwag daw po nating, huwag tayo magtatanim ng galit. Magtatanim kang galit, tapos magtatanim ka ng galit sa Diyos. Bakit pinabayaan mo ito, Panginoon? Bakit niya, hindi naman niya, pinabayaan niyang maranasan mo para magkaroon ka ng lesson. Magkaroon ng lesson. Di ba, sa the difference between life and school, in school, we are being taught a lesson, then given a test. Tim Bodet po atang sumabi nito, Tim Bodet. In school, we are being taught a lesson, tapos bibigyan tayo ng test. In life, we are being given a test to teach us a lesson.
Sa buhay po, nabibigyan po tayo ng mga trials and testing, ng mga pagsubok para matutunan po natin ang mga aral ng mga salita ng Diyos. In school, we are being taught a lesson, then given a test. In life, we're being given a test to teach us a lesson. Galing po kay Tom Bodet. Ganito rin po ang nangyari kay Haring David din po sa kanyang mga karansan. Alam po natin, itinuwid po ng Diyos si Haring David. In a matter of discipline po, alam po natin ang kwento po ni Apostle Pablo. In a matter of discipline, hindi lang po yung pagdidisipline ng na nagkakamali, nagkakasala. Yung pong mga sulat ni Epistle, 13 Epistles of Paul mula po sa Galatian ay, tama ba? Basta, 13 po yung naisulat na Epistle ni Paul. Marami po naging karanasan si Paul. Sabi nga, siya po ay na-whip 5 times, 39 lashes, na-shipwreck, and many more. Marami pong karanasan paghihirap ang dinanas ni Paul. Pero hindi po bumigay si Paul sa mga ganitong pa. Ito po yung nagbigay ng disiplina kay Paul para mas lalo po siyang magpakatatag sa paniniwala kay Kristo Jesus. Because before, alam po natin ang kwento ni Apostle Pablo, siya po ay persecutor ng mga Christian, persecutor of the gospel. Now he is the preacher of the gospel afterwards. Dahil nang maranasan po niya ang iba't ibang uri ng pagsubok, mga kahirapan, ito po ang nagpatatag kay Paul para manatili po. Kaya po nakasulat po siya ng mga epistle. Para po sa atin ngayon na ginagamit natin, para ito po maging halimbawa, ang kanya pong buhay ay maging halimbawa rin na hindi po tayo bibigay sa mga iba't ibang uri ng pagsubok, sa mga disiplina na binibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. Hindi lang po yun. Ang Diyos po talagang experiencing God's discipline because He loves us. Tayo po yung mga kanyang mga anak. He wants us to grow in righteousness and to grow in wisdom. Gusto rin po ng Diyos na magkaroon tayo ng mga bunga sa kanya pong pagdidisiplina. He desires us to bear fruit. He desires us to bear fruit for the glory of God. For the glory of God. Paano ba na ito? Yung to bear fruit for the glory of God? He cuts every branch of mine that does not produce fruit. He also trims every branch that produces fruit to prepare it to produce even more. Pag meron pong nakikitang hindi maganda sa ating buhay bilang mananampalataya ang Diyos, inaalis po yan. Kayo po, ano ba yung nagpapahadlang sa atin para yung po ba mga gadget o yung ating mga kaibigan o yung mga properties o yung mga ating mga trabaho. Kung minsan po, may mga bagay na aalisin ang Diyos sa ating mga buhay para po lalo tayong magkaroon ng mas maraming bunga. Kwento nga po ni Daddy yung daw punta daw tayo sa kanyang bahay ni Daddy. Meron siyang tanim na ubas. Wow! May kapamungay ang ubas kahit ang doon po sa bahay niya. Kaya lang, yung daw pong ubas niya, meron dito, meron doon. Parang ganun pagkasabi niyo kagabi, no, Daddy? Meron dito. Parang hindi nagbubunga ng maganda kasi po, sabi daw ng nakakaalam, kasi po, hindi napuprun yan. Pag napuprun pala, di ba, alam po natin yan, yung pruning. Pag napuprun po yung mga halaman, pagkatapos mapun, lalo pong yayabong. Basta lalo nung mamumukadkad. Ganyan din po sa ibang lugar. Pag yung pruning, ay, YouTube yun yamo. Nasa sa atin po, kung gusto po nating alisin yung nagpapabagal sa atin para po tayo tumibay sa pananampalataya. Kayo po ang nakakalam, you can do the math. Kung alam mo, paano po natin talagang, ang Diyos po mismo, huwag na po nating hayaan ang Diyos ang mag-alis dahil pag ang Diyos po ang nag-alis, masakit po. Masakit po ang Diyos.
may mga, yun nga, may mga karamdaman dumarating para lalo po tayo magtiwala sa Diyos sa kanyang kagalingan. May mga pangangailangan dumarating para lalo po tayong magtiwala sa Diyos na siya ang tumutugon ng mga pangangailangan. Ito po ang gusto niya, magbunga po tayo ng iba yung pagtitiwala. Magbunga po tayo ng mga mabubuting gawa. Hindi yung pong mabubuting gawa natin na magbubunga na hindi lang gawang pagilang tao. Pag magawa po tayo, magbubunga po yan, manggagaling sa puso. Manggagaling sa puso. Sasabihin nga natin kanina, inamin natin, Lord, I give you my heart, I give you my soul, at yun eh naman kiniman utang nila, Lord, help you. At yun eh naman kiniman naman kayang burinan naman kayang kailangan niya dito. Tapos, Lord, I give you my heart, aro. Ayan na naman ng speaker, sabi ko na, Lord, I give you my heart. Next Sunday na ako magkait. Lord, I give you my heart. Kabulok na rin kasi if you can give, Lord. He desires us to bear fruit for the glory of God. For the glory of God. Di ba? Sa Book of James, napakadami po dito. Kung nakikita daw natin ang tao nangangailangan, tapos, oh, yeah, go ahead, pananalangin kita, meron ka namang huhugutin, wala ka namang ibinigay. He desires us to bear fruit for the glory of God. Yung isang may sakit, may karamdaman. Puta, miyawa ko. Pag-pray miyawa, miyawa ka. Sabi po ng isang bata, may sakit daw. Yung kanyang nanay, tumawag siya ng ibang pastor. O ba't akong tinawag mo nga, di ba meron kayong pastor? Ano? Baka pumahawa yung pastor namin. Ano? Gusto niyo? Paano po tayo magbubunga to bring glory to God, di ba? Whatever you do, do it all for the glory of God. Sa pagkain, disiplinahin po natin ang ating sarili sa pagkain. Hindi po nga tiyan ko, puli ko na yung lati, kulang yung disiplina ba yung lati? Sabi nga po kaya darling ko, mag-serious na ako pala, tiyan ko na yung tiyan ko, pero eh, pula lati eh. Manyaman yung mag-exercise ba? Disiplina po sa trabaho, sa eskwela, sa bahay, mga anak. Ngayon, bubuhayin po tayo mahal ng ating tatay talaga. Mahalin po natin ang ating mga tatay, mga magulang habang sila ay buhay pa. I'd rather have one little rose from a garden, from a friend, than the choices of flower when my stay on earth must end. Baka yun po ang sabihin ng ating mga tatay. I'd rather have a loving smile from friends I know are true than flattery when my heart is still and to this earth I bid adieu. I'd rather have a loving word in kindness said to me than flattery when my heart is still and life has ceased to be. Bring me all your flowers today, whether white or pink or red. I'd rather have one blossom now than a truckload when I'm dead. Kailan po natin ipapakita ang ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang? Pag sila ay patay na, doon tayo iiyak-iyak. Kailan po natin ipakikita ang ating pagmamahal sa Diyos? Lord, I give you my heart. I give you my soul. Pag matanda na tayo, pag successful na tayo sa ating mga buhay, gusto po ng Diyos, mahal po niya tayo. Mahal po tayo ng ating Diyos. Dahil tinanggap po niya tayo as children, He wants us to grow in righteousness. He desires us to bear fruit. To bear fruit. Yun nga po yung binasa po natin. Anyone who does not remain in me, ito po yun, anyone who does not remain in me is thrown away like useless bronze and withers. Ayaw po natin. Gusto ba natin matapon muli doon sa impyerno, doon sa dagat-dagat? Ayaw po ng Diyos. Ayaw nga natin eh. Ayaw nga natin ang Diyos pa. Kaya nga mahal
na mahal po tayo ng Diyos. Such branches are gathered into pile of to be burned. But if you remain, ito po ang panawagan ng ating pinag-aaralan ng kanyang disiplina. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. When you produce much fruits, grow in righteousness, in wisdom, because God wants us to bear fruit for His glory, for the glory of God. Ang Diyos po, ang plano po niya ay lagi para sa ating kabutihan. Muli sabi nga ni Daddy kagabi, Daddy, ang Diablo daw, meron ding plano sa atin. Baka andyan lang sa katabi nyo, ang Diablo, the devil, kasi mamaya pa, excited na kayong muntaging SM kasi ay maraming pa pala naman second service na yan. Pwede pa. Pwede tayo ng 9:30. Eh, labisa. Of course, ano lang naman yan. Alam po natin yan. Ang Diablo po, meron lagi siyang plano. Pinag-aralan na po natin yan. Ang plano po ng Diablo para ibagsak. Hindi totoo yan. Sige, maginig ka ngayon, pero mamaya, kalimutan mo na yan. Sandali lang naman yan eh. Huwag ka na mag-seryos ang plano po ng Diablo. Sige, maginig ka mo, pero paminsan-minsan, pag na mag-text, baka importante yan, baka may magbibigay sa'yo ng pera, baka magbibigay sa'yo ng blessing. Sagutin mo muna. Yun po ang plano ng Diyos para abalahin po tayo sa ating pagkikinig ng kanyang salita. Pero ang ating pong Diyos, ang kanya pong plano, lagi po sa ating kabutihan para itaas po ang level ng ating relasyon sa Kanya, ang level ng ating pananampalataya. Amen. Amen. We are experiencing, yung pong God's, experiencing God's richly, God's love and God's faithfulness and God's discipline dahil mahal po niya tayo. He accepted us and loves us as His children. He wants us to grow in righteousness and wisdom, and He desires us to bear fruit for the glory of God. Dahil alam po niya, kahit po si Job, he knows the way that I take, sabi po ni Job. When he has tried, I shall come out as gold. Hindi po, when we are tried, hindi po silver, hindi po copper, ang gusto po ng Diyos. Maging purong ginto po yung ating pananampalataya pag dumadaan po tayo ng mga pagsubok ng ating mga buhay. Pag dumadaan po tayo ng pagdidisiplina sa ating mga buhay. Blessed is the one who perseveres. Ito na po ang pangako ng Diyos. Ito po ang pangako ng Diyos sa mga pagsubok sa kanyang pagdidisiplina sa ating mga buhay. Blessed is the one who perseveres under trial because Having stood the test, kayo po, will you stood on that test? That person will receive the crown of life that the Lord has promised to those. That the Lord has promised to those who love Him. Hallelujah. To give you more hope. I live for you.
natin yung mga wala ng tatay, kanilang mga asawang lalaki. Kahit andyan pa po yung ating mga tatay, hindi po natin pwedeng higitan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. We can never out-love God. We can never out-give God. Pero ito po ang kanyang kalikasan. Tapat po ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Yung pong kanyang katapatan, alam po natin, yung kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan ay pinatunayan niya na ibigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak doon sa krus ng Kalbaryo. And even Christ Jesus Himself sumunod po sa Diyos, sa disiplina ng Diyos, while hanging on the cross, ang sabi po niya, my God, why hast thou forsaken me? Pinabayaan po siya ng Diyos para matupad ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan. John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ito po yung sinabi natin kanina. Kung sakali sa mga oras na ito, nagdududa pa tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang katapatan, anak po tayo ng Diyos nang tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Kasama po ang kanyang pagdidisiplina sa ating mga buhay. And kung talagang totoo po yung ating pagsusuko sa kanya, we will give our heart to Him. Hindi lang sa araw na ito, sa mga susunod pang mga araw, talaga bang ibibigay natin ang ating puso sa kanya? Talaga bang? Awitin po natin ito.